So ngayon naman po is yung tinatawag natin na collarbone injuries, okay? Sa ang collarbone po ay isa sa mga buto sa katawan ng tao na pinaka madali pong mabali, ano? At pagka ang collarbone po ay nabali, ganun din po yung ating ma-observe, ano? Maaari din pong lumalay yung extremities na kung saan may involved, okay? At ang isa pa pong ma-observe natin po diyan is may bulging, okay? May magba-bulge dito sa may collar area niya or sa may collarbone area niya para may naka-umbok, okay? Yan, may makikita kayo na may makakapa kayo or may makikita kayo na umbok po dito. Okay? So, yan po ang isa sa mga palatandaan pag ang patient ay mayroong collarbone injury. Ano po ang gagawin natin? Sige po, next slide. Magpe-perform po tayo ngayon ng tinatawag natin na underarm sling. Okay? Dahil po kaya natin siya tinawag na underarm sling, okay? Padadaanin natin doon sa kilikili. Bakit natin padadaanin sa kilikili? Hindi po kasi tayo pwede magbigay ng pressure doon sa kung saan mayroong injured part. Dahil siyempre, tatandaan natin, di ba katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, ang tendency niyan lalaylay. Kung lalaylay yan, mabigat. So pagka hindi tayo nag-underarm sling at ang pinerform natin is arm sling, mabibigyan ng pressure kung saan man dyan, left or right, okay? Mabibigyan po ng pressure doon sa may injured part. Kaya po, masakit po iyon. Kaya lagi natin tatandaan, ano po? Pagka shoulder dislocation po, okay, arm sling. Pagka po collarbone injury, underarm sling po ang ginagamit natin para maiwasan na magbigay tayo ng pressure doon sa may injured part po natin. Ang purpose po ng paglalagay po natin ng SWAT ay para po ma-further movement, okay, para ma-stop niya po yung further movement nung injured part. Kasi pagka nilagyan mo yan ng arm sling or underarm sling, ang tendency niya pwede pa niyang maigalaw na gano'n yan. Kaya po para maiwasan natin na igalaw pa niya further yung kanyang injured part, okay, nilalagyan natin siya ng additional protection. Yung nga po yung inilalagay natin na SWAT. Okay po, next slide please. So ngayon po, punta naman po tayo sa mga iba't ibang body parts ng injury, okay? Dito po hindi naman po natin siya din talaga ma-i-discuss lahat. Okay? So pagdating naman po sa elbow, dalawa po ang ano natin niya. Sige po, next slide. Sa elbow po, dalawa ang ating management or dalawa po ang approach natin. First, you have your bended elbow. And second is you have your straight elbow. Ang rules po natin dyan, always remember dahil yan po ay joint. Okay? Kung paano po nyo nadatnan siya, ganun nyo po siya i-splint. For example, nadatnan nyo po siyang bended. Okay? Hindi po natin siya hindi siya allowed na straight po natin. Kung yan naman po ay straight nating nadatnan at ang injury ay nasa elbow, hindi natin siya pwedeng i-allowed na i-bend. Okay? So, kung mapapansin niyo po, katulad nung i-discuss din na doon sa video kanina, ano po, always remember, isa po sa mga rules natin pagdating sa ating pong pag-i-splint, dapat po, okay, kung ang injury po natin is nasa joint, dapat po ang splinting process natin ay bone to bone. Okay, tatandaan po natin yan. Pagka po joint, dapat po ang pagtatali ng splint at yung splint nyo ay dapat aabot sa bone to bone. Katulad po nung nasa picture natin, ano? Okay, dahil elbow yan, so bone to bone po ang naging splinting process po nila. Okay, so isa po yan sa mga rules natin. So kanina nabanggit na rin natin na before and after, dapat ay mag-check tayo ng capillary refill, PMS, ano po. And dapat po ang pag-i-splint natin ay kung yan ay joint, dapat po bone to bone. Okay? Next slide please. Pagdating naman po sa arm and forearm, okay? So ang process din po natin dyan ay, sige po, next. Okay, for your forearm, so yan, lalagyan lang din naman din po natin siya ng splint. Okay?
Yan, pwedeng sa ilalim or pwedeng pong sa gilid. Okay, so pwede po yan. Depende sa kung ano po ang ating pong, ano ang presentation. Okay, so katulad po nung sinabi ko po sa inyo kanina, due to time constraint, eh, hindi po natin talaga ma-i-discuss further at yung mga specific yung splinting process natin for your this kinds of injury dahil medyo mahaba-haba po siya. Okay, at marami din po siyang mga approaches. Okay, next slide po. For your knee, okay, dalawa din naman din po dito katulad sa shoulder po natin. Next. Okay, so dalawa din po ang approach natin for your knee. So you have your knee straight and your knee bended. Okay? So yun din naman din po ang gagawin po natin diyan. Okay, next slide po. Yeah, for your thigh and your leg, okay? Sige po, next slide. So same lang din naman din po ang splint natin diyan. Pagka ganyan po ang nakita natin, isang mahaba na lang po ang gagawin po natin kaysa naman i-splint pa po natin either yung thigh or yung leg. Okay? So para mas ma-immobilize natin further or talaga mas ma-immobilize natin ng maayos, and mas maganda po, no? Isang mahaba na po ang ating pong gagawin. Okay? Ayan po. So that is for your thigh and leg injury. Okay? So again, in some other time, we're going to perform and we're going to show to you how this different splinting process, paano natin siya i-perform. Okay? Magandang araw po, Lifesavers. Hinati-hati po namin into bite-size video ang ating first aid training para lahat po tayo ay makapanood at matuto ng first aid. Tumutok lang sa aming YouTube channel for more first aid videos. Manatiling ligtas, Lifesavers!